What is up, you guys? Welcome back to my channel, Colors World. So, nandito ngayon ako sa baba ng aking bahay. Nagtapon ako ng basura. At ngayon, alam ko late na, pero room tour. Dorm tour? Or ano pa bang yung tour? Kasi yung papakita ko sa inyo yung tinutuluyan ko dito sa South Korea as a factory worker. So, tingnan nyo, ito yung building namin. Ayan siya, guys. So, dyan ako nakatira sa building na yan. Teyang building. So, excited na ba kayong makita kung ano yung nasa loob? Sa fourth floor ako. So, maganda siya, di ba? Pero, may bayad siya. So, mamaya natin pag-uusapan yan. Tignan muna natin kung ano ang makikita natin sa loob. Oops. So, ayan. Uy, may papinto. At may pa-security code pa. So, fourth floor tayo ngayon. Pupunta na tayo sa fourth floor. Excited na ba kayo? Madi-disappoint lang kayo. Dito tayo sa pinakadulo. That's my room, 405. Oop, may pa-password pa. Sharan! So, ayan siya, guys. Hi! Nakikita niyo ako sa labin. Maliit lang siya. So, pagpasok mo, ref agad. Ayan. Tapos, kasunod agad ang lababo. And then, wait, saraw mo natin ang pinto. So, yung lababo. And then, katabi ang lutuan. Ayan. So, electric siya, guys. And then, may TV. Aircon. And may isang cabinet. At ito ang aking tulugan. Double deck siya, guys. Kasi ngayon mag-isa pa lang ako, pero bukas may makakasama na ako, kaya ayan dito siya. At dito naman ako sa baba. At since maliit lang siya, guys, wala akong sampayan, kaya ayan dito ako nagsasampay pag naglaba. So, dyan. And then, ito ang CR. Ang Hwajang Shield. Oops. Ayan po siya. So, maliit lang siya. So, bibigyan ko kayo ng overview. Wait. Ayan siya. Oop. So, ayan. Maliit lang siya. So, studio type. One room. Siya, and yun, good for at 2 people lang, para lang sa 2 tao. Ayan. So, ayan siya, guys. Ito ang aking tinutuluyan. So, maganda siya, pero syempre, may bayad. May bayad siya, syempre. Kasi yung mga factory worker dito sa South Korea, it's either, actually, depende sa tutuloyin mo company or sa amo mo kung saan ka titira. Yung iba sa mismong meron silang mismong kwarto sa company, sa ilalim lang ng company. So yun namang iba nakahiwalay, pwedeng pwedeng apartment or bahay talaga. Tapos itong sa akin naman, ano siya, one room, parang studio type na nakahiwalay din sa company, kasi nga wala kaming pwedeng tuluyan dun sa may company. So, ito siya. Pero may bayad siya. Kasi yung mga nakatira sa mismong company, yun yung walang bayad. Yung iba meron, pero most of the time, wala yung bayad. And then, lalo na kung container yung kwarto niya o yung tinutuloy niya. Pero dito, since parang bachelor type, so studio type na room, maganda siya. So, may bayad siya na. Ang binabayaran ko dito ay 125,000 won. So, sa isang tao lang yun. So, bukas, since darating na yung kasama ko, magbabayad din siya ng 125,000 won. So, in total, 250,000 won yung share namin. Tapos, yung company namin is nagbibigay din ng 100,000 won. So, kasi sa isang buwan, 350,000 won yung bayad dito. So, ayun siya. Pwede na. At least, after, since pagod ka sa trabaho, maghapon na trabaho, at least, since maganda naman yung
tinutuloyan ako, for me, at least maganda yung tinutuloyan ko, nakakapag-relax at pahinga rin ako. At syempre, nakapag-vlog tayo. Kaya yun. So, sa mga pupunta dito sa South Korea, mga aspiring, you know, factory workers, yun. So, swertihan lang din, depende rin sa amo at sa kung anong trabaho ang mapupuntahan mo. Pero, good luck. Sana magkita-kita tayo dito soon at, you know, isa ang Korea sa pinakamagandang bansa na pwede niyong puntahan kasi maganda yung benefits at saka maganda rin yung sahod. So, good luck sa lahat sa inyo and welcome to my room, house, o ano pa man tawag dito. So, ciao, ingat tayong lahat.